to go before the showing? Ano eh, yung kung sa pelikula, sobrang confident. Okay. Kasi tapos na tapos, yung first time din ito na sabay ang mapapalabas sa ibang bansa, kasabay na ng palabas dito sa atin, nationwide, buong mundo, makakapanood. Doon sa pelikula, sinasabi nga namin na ito yung, ito na yung pinakamahal kong pelikula na nagawa sa Star Cinema. Na talagang nahirapan ako doon sa aspeto ng yung comedy, syempre marami na akong ginawa. Pero yung papapaghalo mo yung action na pantay siya at maganda yung daloy nito sa comedy ng pelikula. Ang anong tag doon, yung napaka-physical, no? Yung ang isang eksena hindi mo natatapos ng isang araw, tatlong araw sa pinakamabilis na. May mga ganun kami. So, nung mapanood ko, tapos non-stop yung katatawanan, kahit na minsan yung nag-a-action ka na, may patawa pa rin nagaganap. Kaya, happy ako dahil ibang klase ito. Marami talagang yung nagtulong-tulong para maging ganito kaganda yung pelikula. Okay. Pero kasi, when you say naman na every movie mo, nile-level up mo, when you find, nung nakita mo na yung buong pelikula, paano mo nasabing, na-achieve mo yung sinasabi mong, every movie, I'll make sure na ile-level up ko ang isang, ang ganda. Iba at bago. Lagi namin yung pinag-uusapan ni Vice eh. Storycon pa lang, brainstorming pa lang, ano ang bago? Kasi ayaw namin nag-uulit o luma o napanood na natin sa iba. Laging ganon. So dito, minsan meron kaming, mother, nagawa natin sa Girl Boy Baklatong Boy. May ganon. Sabi ko talaga, hindi ba na-edit out yun? May ganon ako. Tapos sabi niya, hindi. Tapos, okay, so magpapalit kami on the spot kasi ayaw nga namin yung nabenta na, ibebenta mo ulit. So dapat laging bago kasi nga Pasko, yun yung regalo eh, mahal na nga ng ticket ngayon. So dapat yung kapag naman nanood ka, hindi lang simpleng 200 pesos yun. Yes. Magkakain ka, mamamasahe ka. So dapat kami, dahil kinoconsider namin yon, talagang umabot sa ganito yung pelikula. Ayun, yun pala yung sinasabi. Kasi may nagkwento na sa akin direct na given yung pagsasama ni Vice at Ricoco, yung gagawa tayo ng project na Vice-Coco para sa Pasko. Tapos doon pumasok yung pagbe-brainstorm para makakam up ng isang ganitong kwento. Na sa totoo lang, hindi rin ito agad yun. May mga pinagdaanan. Oh. Meron munang naipasa. Kasi ganun sila ngayon eh, yung mga artista. Meron munang pinasa si Coco. Tapos meron din si Vice. Siyempre meron din kami sa Star Cinema. Tapos doon, pag pinagmimitingan na itong concept na to, hindi nagwo-work. May ganito. Pag ganito, oops, medyo hawig ito sa Private Benjamin 1. May ganon. So, para makabuo kami ng ganito. Sinong nasusunod direct sa tatlong components na? Star Cinema pa rin. Okay. Yung creative pa rin ng Star Cinema. Kasi sila rin mismo, yung may ibang hinahanap na eh. Iba na rin yung level nila pagdating sa comedy. Pataas ang pataas. Mm-hmm. Kaya nga nagkakatingin lang kami ni Vice nung sinasabi nga nila, ang ganda, sobrang nakakatawa. Titingnan ko lang si Vice, ano pa? Kinaganyan ko siya. Ano pa ang susunod? Kinaganyan ko siya. So sa ganon, antaw doon yung ang tino na meron kang pinapanood na pampamilya, pero non-stop yung katatawa. Tapos visually, sabi ko nga hindi tinipid yung pelikula. Makikita nyo naman eh kapag nanood kayo na yung mga tunay na kasabog ng chopper, yung mga tunay na fight sa ere, yung mga laglaga na nakasabit, ginawa nila ng walang double at ginawa namin ng walang daya. Hindi namin ito chroma. Tunay nilang ginawa. Ako pa nga'y natakot kasi ginawa nila sa ere yung hulog ni Vice na naka-harness siya. Nung naka-harness, tumambling. Eh, pagka taob niyang ganon, basta nalaglag, may tendency na yung harness nasa balakang lang niya eh, pwedeng dumulas at tunay siyang malaglag. Kaya nagsisigawan kami sa baba kasi mga 40-50 feet yung taas eh. Hindi biro yun. Hindi biro yun. Na
takot na ako na sabi ko, yung eksenang tatalon pa sila dun sa dagat, ayoko na talaga, eh makulit silang pareho. Andiyan dyan naman, naka-standby naman yung mga stunts nila. Tapos si Coco naman, nung kinuna naman namin, kasi nagtatlong araw yung isang eksena, dito namin dinaya sa ELJ building yung helipad. Nung nasa helipad na kami, dapat talaga nun, yung talon niya habang umaandar na yung pataas yung chopper, dapat ikokroma ko yung talo na yon para hindi delikado. Okay. Tapos nung nandoon na, tinitingnan nila yung distance, sabi ni Coco, Direk, parang kaya kong gawin ng live. Sabi ko, Coco, nasa taas na yung helicopter. Sabi ko, helipad ito, walang ano, yung pag bumagsaka, patay. Hindi pwedeng dayain. Sabi niya, subukan ko lang. Sinubukan namin. So, tatlong camera eh. Nagawa ng tama. Nung nagawa ng tama, sabi ko, Cox, isa pa. Isa pa pa, ibang angulo naman. Good naman yung first three shots eh. Humirit pa ako ng dalawa na yung isa ipinasok ko na doon sa chopper. Para kitang-kita mo yung, habang lumilipad, kitang-kita mo yung pag-ganon ni Coco. Nagbigay pa rin si Coco. Oo naman. Oo. Wow. Nakakaloka. Tapos pinapanood ko na yung ano, kasi nandoon din yung buong Star Cinema nung nag-preview kami ng edit ng chopper. Yeah, hinahampas ako nila Chris Gasman. Kasi okay. Nga, ano pa? Susunod dito, Direk, sobra ka! Okay. Mission Impossible 9, ganon. Sabi ko kasi Tom Cruise sumabit sa aeroplano ng live. Sabi ko si Coco din, live din. Makikita niya, sobrang dangerous. Pero, buhay pa naman kami lahat. So, siguro may ginawa kami talagang tama at biniyayaan kami ni Lord ng sobrang gabay dito. Okay, thanks, Direk. Malaking factor yung tiwala, respeto. Meron kaming ganun ni Vice. Pwedeng yan, magmamaldita yan sa ilan, pero hindi sa akin. Ganun pa rin, mula Petrang Kabayo, mula apat dapat siguro pa, hanggang ngayon. Ang maganda lang, lumilevel up din, no? Yung collaboration, syempre marami na rin nalalaman si Vice ngayon, di ba, na klase ng patawa, mag-work, nag-co-combine sa set, nag-uusap kami, pero nandoon yung respetong, mother, ganito yung gagawin. Okay ba? Okay ba? Laging may ganun, laging nagpapa-approve, hindi yung manggugulat lang doon at hindi ka bibigyan ng respeto para gawin yung isang bagay. Ganon din si Coco. Uupo, tatabi, parang direct, nagdab ako, tapos yung ganito, pwede bang ganito? Yung, oo, pwede, pwede. Laging ang maganda sa kanila, no? Kung ano yung, nakakatawa na yung script, nakakatawa na yung gagawin namin. Pero dahil sa pareho silang creative na tao, ma-enhance pa ito ng tenfolds. Kaya siguro ganun yung sinasabi ng lahat nung nakapanood. Ang sobrang ito na, si inang mismo, si Olivia Lamasan, si Direk, sinabi niya na ito yung pelikula pinaka namin ni Vice. Pinaka nakakatawa, pinaka malaki, pinaka maganda sa ginawa namin. Ilan na ba yung nagawa namin? Ilan na nga ba Direk with Vice? Sampu? Sampu. Ika-sampu na. Wow. How about yung kay Jaden po? Kasi po nabanggit ko ni James dun sa take one na parang naging naughty siya dito, ganyan, flirtatious. Paano niya po ginawang gano'n? Ito talaga, di ba, hindi ako nabiyayaan masyado nung talent nila Cathy Garcia, nila May, nila Joyce Bernal, na nila Antoinette, yung magpapakilid ng todo. Paano nado ka? Kasi komedyante talaga okay. Eh. Kaya ang ginagawa ko, kita niyo yung simpleng ID picture, pinaganon ko na ID picture pero naguhubad na si James. Tapos pinangangatal ko yung, syempre naman kung gano'ng kagwapo, naguhubad. Syempre di ba manginginig ka? So imbis na maging romantic yung mga scenes, tatawa ka. Yung nakakakilig na nakakatawa. Yun, oo. Kaya nga sa music, may ganito. Nakakatawa pa rin yung mga hospital scenes, yung mga first meeting nila. Sabi ko, pwede bang tulungan niyo mo ako ng music dito? Inaano ko na si Dano para dun sa direct, musical director namin na, tulungan niyo ako ng chimes kasi nakakatawa. Okay. Mas nangingibabaw lagi yung nakakatawa. Na, syempre sila,
kahit na anong gawin nila, talagang nakakakilig na naman silang dalawa. Pero dito, nang final na pinanood ko, nag-work kasi kikilig tatawa. So yung hindi lang to basta kilig na rom-com. Talagang habang kinikilig ka, tumatawa, para ka umiihi, yun yung feeling. Tapos yung patapos na yung ihi mo. Ganun yung feeling. Kinikilig ka.